Ito ang DXBC 693 sa Butuan City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras magkakasama Tatak alas 8:51. Ang straight to the point at kanina sa ACS Manufacturing Corporation's Right Med. Pag may check, that's the right one. The right one is Right Med. At ano sabi sa Tanduay Light, gaan ang may kasama o sa Eskilan. Sa Eskilan, mas gagaling ka. Straight to the point. Straight sa kini ang balaod with Attorney Mark Tolentino. Good morning, Attorney Mark. Maying buntag kasama Ramilo at itong mga suking tigmaminaw sa RMN DXBC Butuan. Kini niubos na higala si Kuya Mark Tolentino. Uy, kumusta man Attorney Mark? Wa si Attorney? Ah, wala to din. Wala mag mo, smile magayagag mag-isgot kong Attorney? Wa siya karon? Wala. Dadakan mo ko din mga fans na gikuan-kuan mi dewe. Adagikuan-kuan, sige kuan-kuan. Well, big love team ko no sa SMNI. Agisingog-sungog, gaday mo? Oo. Oh, Pastilan, magkaanto na kagdabaw, anong kalakihan eh. Pero, kayo, Lunes matawag Davao kay birthday ni Pastor Apo, ni Giboloy. Ayaw kumpiyansa na mga nugralis. Ha? Ayaw kumpiyansa na. Amigo lang, man. Amigo lang. Sige, bitaw, Attorney. Uy, kumusta mang Metro Manila karon? So far, so good naman ang Metro Manila. But of course, the atong presidente mo ato sa Amerika kayong si Manaha. Presidente mo ato sa Amerika. Then after Amerika, madug Indonesia and sa katang paghata o coronation sa bagong hari sa UK. Sa UK, sa London, no? Sa Inglaterra. Uban ka na, Attorney, sa mga biyahe? Ang di pa tama ko yung okay, di pa mata official, but definitely pag nakasundat mo apil na tana. Ah, okay. So, kining pagpahigayon og state visit. Kana ba mga state visit, Attorney, example, ang presidente mo adtog Amerika. Tinuo daw na nga ang gaimbitar nga nasod mo'y mubayad sa tanang galastuhan, pamasahe, chartered nga aeroplano. Tino na, Attorney, ang ga-invite mo'y mugasto? Sa ako nabawaan, dili, ang mugasto, ang katong, ang wagto ka, imong pamasahe, sa kay aeroplano, imo nang, but of course, pag-adto dito, na'y kaon, na mag-invite sa pagkaon, of course, libre na ng kaon. Ang mugasto, ang nag-host na. Accommodation dito, tulganan sa mga tao? Normally sa delegation? Sa ato ng gobyerno. So bukas lang itong gobyerno, but of course, ang gasto na kung imong kwintahon sa benefits na makuha. Like for example, the investment, sa mga diplomatic ties with the yung mga host country. Kung imatanaon, mas dako pa ang benepisyo na makuha sa atong gobyerno through anang mga state visits. Pero pagulo karon mo, the most traveled president in less than a year, pila na ka-travel yung gihimo, Attorney? Mubawi magunat ang purpose magunat sa tong presidente kayo. Mubawi siya kay pila katuwig sa datong crisis because of the pandemic. So kailangan gid mubawi ang atong presidente sa namo improve ang atong ekonomiya. Kay imagine almost 3 years ta na natug ang atong ekonomiya. So kailangan gid niya o ganang close ties partnership with the other countries. Sa pagka next PNP chief attorney mag-retire na maron on the 24th Lunes din, no? Si General Azurin, doon na ba yung ipili na? Napili na kinsa yung next PNP chief? Ay tulo kabuok na shortlist. Kinsa man, attorney? Masulti kay sa tulo, watakabawa na kung kinsa diha ang muingkod. Apil ba sa Karamat? General Karamat na? Sa tulo? Sa diha. Isa na, katapay isa katong... Si Istumo? Na itaga Nueva Vizcaya, taga Ilocos, na isa. Kinsa yung pili, attorney? I forgot the family name, but isa to siya na taga Nueva Vizcaya. And naasa siya, si Karamat, apil na siya. Apil na siya. Basta parang tulo or upat kabo ang shortlist. Okay. So, mauna yung musulun. Definitely, i-announce na sa itong presidente next week before siya mo lupad sa Amerika. Anong sakit palarga sa US, Attorney? It's a 30, mulupad siya kay May 1 ang ilang meeting sa presidente sa Amerika. Kaya ang coronation sa UK King will be May 6 ang coronation. So mo uli pa ang pangulo sa kwan Pilipinas. Murag mo duwetso na siya kay mo pa mag-Indonesia. Okay. Then US then ato din sa UK. Grabing suroy sa pangulo sa UK, no. Naka
bawal na daghan ay word duha o tulo lang sila kabuok, bawal ang mga media na mo appeal dito. Oh. Yung cut na sa katong coronation kay ang official media sa UK sa coronation sa ilang hari dito. Di ba nila kwatsa yung ano nito ni? Partly natin alin na ni mga side mga lakwatsa but side mo tanaw purpose yod is ang kanang gitawag relationship sa atong nasod kay kani mo kung ekonomiya ka sa mga Ramil, di mo kung ni Permi na sa ato lang ta Permi, mamaliga ata dahi o atong gitanom, ang Pilipino sa imo palit. So, maadi igid na mabuhi ang atong ekonomiya. We need partnership with the other government or other state, other nation, para at least mupaspas ang atong ekonomiya. We are in the globalization stage. So, kung kita-kita ra magnegosyo, example, there's butuan, kita-kita ra magnegosyo, di kita mabuhi. We need partnership sa other mga other countries, other provinces para mupaspas ang atong negosyo. And that is part of the economic activities sa tanan mga nasod. Pero gitanaw ni sa oban attorney nga murag ang biyahe ni Marcos purposely pag correct sa sayop nga impression sa bang nasod sa ilang apelyido. Marcos. O doon ituyo. Image building. That is part of the travel. Of course, that's one of the effects sa iyang travel. But ang primary purpose yun, ang pag buhi sa itong ekonomiya. Okay. Partnership with other countries, business with other countries, invite investors sa itong nasod para mo-develop ang itong ekonomiya. That is the primary purpose. Kung na yung mga side ng mga purpose na mga image building, lakwatsa, that may be side purpose. But the primary purpose is to improve our economy, invite investors, and also kailangan ties with the other countries. Okay. Salamat. Atos ang i-accommodate ning caller. Kaya busig mahurot niyang load. Good morning. Hello, good morning, sir. Yes, sir. Ang utana ng kuli attorney ba? Kanang ang naikwarta mong papa sa bangko. Okay. Kanya patay na pan. Kanya ang nag-ipo sa mga passbook. Ngayon lang sila nga nawala ang passbook. Kasi may buhato na muna, attorney. Namatay na ang... Patay na papa? Oo. Patay na, attorney. Okay. So, mad to mo na kay... Di man yan yung ma-withdraw, kay di man ka mo ang depositor. Namatay man ang depositor. So, inyong buhato na, mad to mo sa banko, but you need to sign an extra judicial settlement. Then, i-withhold sa banko ang estate tax. Then, ma-withdraw yung panin ninyo. Basta ma-prove na ninyo na kamo ang mga heirs atong namatay. Ito doon niyo sa bangko, sir? Siya ito sa bangko? Oo. Asa man bangkuhan na? Sa Metro Bank o sa BPI. Ah, sige. Ito doon na sa bangko. So, magpermahan mo, tanong mag-isuon, magperma mo extrajudicial settlement. Magkawas bangko, na-form ang bangko, ana, ka ng extrajudicial settlement with respect sa bank deposit, permahan sa tanong mga anak or mga compulsory heirs para ma-withdraw ninyo itong kwarta sa inyong amahan. But of course, ang bangko ilang i-withhold ang mga related na mga taxes. Okay, sir? Pero panalitan, i-withdrawan na sa nag-hawid sa passbook. Kung sa may buhato na ito, panalitan na ba? Di na ma-withdraw kung dili ka mo ang depositor. That's very basic. Di na ma-withdraw. Di na ma-withdraw, sir. Kung pangalan magiging na si mong papa? Oo, pangalan. Di na ma-withdraw. Nila. Kay ang depositor yun, no? Ang maka-withdraw dapat. Okay. Salamat. Good morning, attorney. Follow up lang ko about installment sa yuta. Gidayon og baligya ni seller. Pero naay kasulatan sa papel nga naka-state nagbaligya siya og yuta. Ang amount ang naay pirma sa witness, pwede ba ni magamit, attorney, laban ni seller? Pag na ay yuta ang kasama ng email, basta na ay public document, written, signed, and naka-notarize, sa notary public, so that is enforceable with respect sa real property. So, ato klaro ho na kung depende man sa ilang kontrata naman ay contract to sell, nasa di gitawag deed of absolute sale. Lahi ng contract to sell, lahi sa ng deed of absolute sale. Ang deed of absolute sale, it will transfer ownership of the property. Deed of absolute sale. Mga tatawain ng kontrata. Kung contract to sell lang, it will not transfer ownership. It will only oblige the owner
na iyang ibaligya iyang property kung fully paid na ka. Mm. So it's only a preparatory contract, kanang gitawag contract to sell. Preparatory. Mm. Preparatory. Pag nabayaran din mo tanan, di pala ang seller. Deed of sale. Deed of absolute sale. Contract of sale, nagkasabot mo nga imong iyang ibaligya o imong paliton. Yes. You made kung the initial... Kung na fully paid na niyo. Oh, you made the payment. Once you pay in full, then that's the time you will sign that document called absolute deed of sale. Yes, gracias. So, and that, ang contract to sell, preparatory contract. And that contract to sell and that deed of sale are called public instrument. That all sale that has been made should be in public instrument. Yes, basta yuta ang atong gisgutan, public instrument. We say public instrument, it should be notarized and written. Sabot na mo po, pag-eskwila ni mo ano ito ni? Kay... Law school ba? Law school na ko ano eh. Pag-eskwila na ko ano yung law, gamay nalang ikulang ano eh. Mas may mas may lucky pa dahil ka na kanang graduate mo dia. Makadibate pa kanila. Tagas ng lobby ato ni. Good morning, Radyo Man Ramil. Mangota na lang ko. Pila ka tuig ma-release ang titulo sa yuta, gikan pag-apply og titulo. Season na. Mhm. Sa kay dili man na pila ka tuig. Ang pangutan na, na-comply na ba nimo tanan mga requirements sa balaod? Ah, okay. Ay, for example sa ang balaod, digingon din to na issue na ba nimo ang certificate authorizing registration sa BIR? Mm-hmm. Kada ba na tax clearance gikan sa BIR? Mm-hmm. Bayada na nimo ang estate tax, capital gain tax, transfer tax. Muna tanahon, kung na-complete na mo bayad danan, okay na sakto na nakuhan, so maybe in 6 months na, ma-issue na na siya. Pero kung di pa nimo kompleto, bisag pila ka tuig na, di ginama issue ang titulo. Good morning, attorney. Ipapangutan na lang, gikan pag-file o para titulo, pila ka tuig makuha ang titulo gikan pag-apply og titulo sa lupa. Oh, sa same lang. Kita ka sulti na kung pila kay pila ka tuig kay depende na kung nakompleto nimo ang tanang mga dokumento. Basta kompleto tanang dokumento, maybe in 6 months ma-issue na siya. Pero kung di pa kompleto, bisag pila pa ka tuig naghuwat diha, di gyud na ma-issue ang titulo. Mm. Good morning, attorney. Mga tanan lang ko, if ang barangay health worker mo dagan og kagawad, kinahanglan gyud na mo resign siya sa iyang pagka-barangay health worker, kinahanglan ba gyud mo resign? Dili man na siya regular, honorarium raman attorney. Ang pag-resign mag-o, kanang resignation, nanas balaod ka sa mga mail na depende na kung elected ka or appointed. But in this case, barangay health is appointed mag-o na siya. Appointed. Appointed ka pag mo automatic resign na siya upon filing of the certificate of candidacy. Unlike pag elected ka, for example, kanang mayor ka umandagan ka pagka vice governor for example dili na automatic resign kay you are an elected. Okay. Pero nanay bagong rules karon sa COMELEC na lahi ang elected position laysa ng appointed position. Okay. Naminaw dai karon ang taga Department of Education Attorney Mark sila Sir Ronnie Coral diya sa Ampayon Central ginamoy regional meet preparation karon ug mga adlaw opening. Si hello, Sir Deep End. Si Sir Emilio Makiling, Marlon Bugas, si Sir Catalonia o si Sir Amudyong. Mga banggiitan ng mga abtik kayo nga taga Department of Education. Sigo ni Sir Ronnie Coral sa Tagibo Stand Alone Senior High na minaw karong buntaga. Doon ay gipadangat nga text utang ni attorney no. Ang iyang pangutana. Mangutana ko about sa experience, nagutang ko sa Turko, unya dili ko aware nga gigamit niya ako name after mga several months, naay naningil nga Turko sa kuha nga naada ko utang 10,000 arawan sa Turko. So nasyak ko. Gipangutana na ko nga wala nag-loan sa iya. In short, ako di ay pangahan, pero wa ko naka-receive og kwarta. Akong mauni ang nasuko ni. Kanang pag-utang og Turko ato niyo, sabi, wa ra bay papel ni. Actually, kanang pag-utang sa utang per se is not illegal. Utang okay. Per se. But kung imong inigusyo ang pagpautang, humanwa kay mga business permit, it will make the utang illegal. Ako balik ko na, ang mangutang kasi mong amigo, imong silingan, imong parente,
utang per se, di na siya illegal. Legal ng utang kay basta magsabot mong duha, way pugsanay, legal na. Pero kung imong negosyo pagpautang, for example, Turco, ka magpautang ka, manuwa kay permit, wala kay working permit, kay ka ng mga Turco sa garan ha, mga tourist na ilang mga visa doon eh. Illegal. Pag turista ka, ang trabaho ni mo, maglaglag sa Pilipinas, dili magnegosyo sa Pilipinas. Kung magnegosyo ka sa Pilipinas, wala kay saktong visa, working permit doon eh, working visa, pwede ka i-deport kay in the very first place, illegal ang imong ibuhat doon eh. Okay. So, una, lahi ng mga foreigner kung naa sa kung unsay depende silang visa o silang activity sa Pilipinas, kung ilang visa dere paglaag-laga kay tourist visa lang, manadabaho, illegal na. Magnegosyo, illegal na. So atong karon sa mga Turko kung unsay nang visa ilang gigamit diha. Kung ikaduha, nabas lay permit sa Central Bank with respect sa pag-loan kana magpautang. Wala, illegal man na. Wow, siguro na yung business permit. No, so, kana na per se, ang ilang negosyo, illegal na kung may masaktong permit. So, patang-utang na, pag ganyan ng utang din, ng itong caller, napasay gipermahan na dokumento na ng utang siya. Gigamit naman yung pangalan na ito, so di siya pwede paninglan. Abis na pag igamit yung pangalan, pero wala kay saktong dokumento, o sa may proof nila na kay utang. Oh. So, kasi pag kung kontrata ka sa mga mail, yes, ang contract, dili kailangan in writing as a general rule. Mm-hmm. Pero dapat, as a matter of evidence, dapat naka-ebidensya, nakadawat ng kwarta, nakautang ka, nakagipermahan, kikuha, pwede man animo i-deny. Okay. Salamat, attorney. Good morning, D.I. sa bagong appointed attorney nga Pangulo sa Ministry of Prison sa Diocese of Butuan, si Father Will Delictor. Regards daw siya sa imo, attorney. Naminaw siya karon. Thank you, Father. Thank you. Mauni ang bagong Mangulo sa Prison Ministry sa Diocese. Good morning. Salamat sa pagpaminaw, Father. Good morning! Hello? Yes, sir! Pwede mangutan na, sir? Dili! Kasi pangutan na. Kasi pangutan na. Naya pong bata, sir, ba nga dugay-dugay na siya, sir, dito nga nawanted ba? Oy, nawanted. So may kaso? Anang tigbas na siya, gamay kong samad ang gitigbas. Tigbas, gamay ang samad. Kanya, sir, ba nga nakakuan, unong kabulan siya nawanted? Unong kabulan? Kanya, siya, February, unya, ang kaso siya, napahin ng kaso, kaya namay waran lang eh. Oo, oh, namay waran. Nag-ibig sa pulis siya, ang katong ay biktima yun, nangambot man nga, ambot lang ka mo, baka na nagtigbas ako, ang kita ka, nag-burnout man. Uso ka na siya, sir, dahil pa man po hiring, karoon mo may yung hiring. Asa man na itabo? Adire sa misamis, dapit. Ah, okay. Attorney, tigbas, pero ay klaro. So, kan na, example, ang kaso na, possible homicide ang kaso or murder, kay tigbas mo na. Okay. So, ang issue na, maybe ang kaso nila na panay arraignment. So, maybe before the arraignment, nasli, pwede na legal remedy sa ilang buhaton before the arraignment. Arraignment, bago ka sa marmail, pangutanong ka sa judge, guilty or not guilty? Kasi siya, upon arraignment, the court will already acquire jurisdiction over the person of the accused. Once ma-arraign. Ma-arraign na. But sa pag na-arraign na ka, pwede na mupadayon ang kaso bisan pag nagtago ka diha. For min kaso, apa ka na-arraign, di gina masugdan ang kaso. Okay. Wala sa purpose sa arraignment. So, kanang warrant. Kanang warrant, maybe na kayo warrant, but wala pa ka na-arraign. Kaya pwede pa masyag warrant bisan kung may arraignment kay okay. Basta na probable cause. Assuming na na warrant, wanted ka, human na arraignment, mayo. So, sa buhato ni mo, pwede ang imong lawyer mo file pa og motion to quash the warrant of arrest or motion to quash the information. Kung the crowd, daway saktong ebidensya, daway saktong jurisdiction, dahil kayo mga technicality na pwede buhaton, but it should be filed before the arraignment. Kaya after arraignment, the court already acquired jurisdiction. Pag na jurisdiction, dire-diretso na ng kaso, ana. Okay. So, mag-isgot ang warrant of arrest, attorney, kung naa kay warrant of arrest, siyempre, pangitaon ko sa pulis. Pero kung dito ka diretso mo surrender sa court, mo post dahin kag bail, dahil na-release na ang imong nanakay-release order, kinahanglan pa ba ka? Muadtog police station mag-surrender? Then imag-shot ka dito? Dili na. Basta as long as na-surrender, ni-adtog ka sa court, ni-file ka o ni-surrender ka sa court, di ba? Mag-surrender ni mo,
ni file kag bail, pwede na siya. Pwede. Pag mag-bail, di na ka ma-aresto. But magpadayon ay mong kaso gihapon kay temporary liberty naman ng bail. So, sa ibuhato ni mo, kay temporary liberty naman na, sa ibuhato ni mo, dapat mag-file ka og mga possible na mga motions before the arraignment para imong kaso ma-dismiss. Pero if ever adtoon niya kapag kaso police, kay di got hold of your warrant, was na kabalong naka-bail ka, pwede pa ba ka-arestohon nila? Pili. Dili na ka pwede arestohon. Ipakita lang to ni mong court order na release order gika sa korte. Propogson niya ka sa polis. Ganyan gasugong opisyal ba? Ganyan suko na itong opisyal. That's illegal arrest. So, illegal na. Pwede pabalikan sila. Pwede kasuhan. Pwede kasuhan sila. In the very first place, what na sila yung legal basis na arestohon ka? Kaya ang ilang warrant of arrest, paso na. Paso na. Naman, paso na nga naman na may order of release gika sa korte. So, ganyan mo kung mga polis ka sa Marmil, under the rules, hindi na pwede sila ma-aresto kung wala yung order sa korte. O muna siya. So, sa una, pwede mo aresto. Tapos, nagway court order. But, karoon na yung court order. Except kung caught in the act or is about to commit a crime, in that case, pwede mo aresto ang police bisan pag wala yung warrant of arrest. Attorney, could you explain daw what is the meaning of the legal term stupil and moth than academic? Yes, attorney. Sige po, kadungo ka na. Kanang moth than academic. Explain na. Tapos na. Tapos na. Oh, example, most na academic na. Example, na kay gusto pang uyaban. Yo, kana. Wala ha. Abogado. Most na academic na. Anong ganoman? Minyo na mas lain. Ah, most na academic na na. You're just wasting your time. Mm. Ano may lain uyab? Iba pa pang uyaban, most na academic na na siya. Ah, so ay, kung so. Kaso. Convicted na yung imong na, nag-file ka og mga motion diya na i motion for reconsideration o sa mga appeal niya. Pwede i-dismiss yung appeal or i-deny yung motion for reconsideration on the ground na final and executory na. But pasabot, but an academic na siya. Example, na ay kasong corruption. O niya ang usaka public official ng imong kasuhan sa ombudsman na humanay ang term as mayor baka ha. Then, ni-file ka kaso ng humanay ang term, makonsider ba na mot an academic attorney? Dili na matawag na mutan academic kay the criminal aspect will remain bisan pag humana imong termino. Ah, okay. Including the civil aspect. Yan ang apil mo civil aspect o administrative aspect. Yan naman. Bisa pag humana imong term, pwede ba ka pailag kaso para ma-disqualify na ka, di na ka pwede makadagan ikaduha. So not necessarily naka-encode ka para file lang ka og administrative case. Even humana imong term, pwede ka pa ka pailag administrative case in case na mudakan kag otro, ma-disqualify na ka. So, di siya about an academic. Kining kaso, panalitan, you were charged of committing a crime of murder, pagpatay sa katao. Na-dismiss na, kining maunga kaso di ay. Doon na yung final dismissal. Imo pag yung gifailan o same nga case, about an academic, biyagya po na? About an academic on the ground that there's already double jeopardy. Ah, okay. About an academic on the ground nga double jeopardy na. So, buto sa buto, kanang mut an academic, buto pa sa buto ng mut an academic, humana ba? Mana. Ay, pagbalik-balik, ay pagsubag ko kulit sa korte. Mut an academic na na. Humana. Relevant na. Ibasted na kasi mong babae, mong ipanguyaban. Humana. Ano uyab? Balik-balik, ipanguyab diha. Legal term, man ay ganong uyab, mangini mong example ito ni legal term, ito mong gikuha na. Uyab, mangini mong example yun. Di para masabtas mga tao ba kay mas in love man siguro ka attorney in love ka no wala dili dili murag i-cross examine sa korte ba are you in love attorney Mark para masabtas ato mga silinga ato mga silingan akong gi-simplify ang issue so gipagi nimo sa uyab-uyab oh ano siya iya murag Ricardo nira murag dabaw na tama pero mintin pero ilo kumpiyansa sa mga nograles lagi kuyaw na giyaway guys Duterte ana. Sometimes because by stupid. Stupid attorney. Sige po tagadugo ka nang alay putong stupid. You're stupid. Kani? Stupid. You are stupid. Stupid. Murag warga po na. Nahuman na. Nahuman na. You're just wasting your time. Oh, na stupid na. Na aproba. Stupid. Humana ka nang. Humana. Humana. Stupid. But humana imong term. Imong period to file. Baka nung term makadipile o kaso. Oh, stupid na ka. Iba pa manggihuwat o 30 katuig. Before kang file o kaso o 40 katuig. Humana ka nung term pa makadipile. You have plenty of time to file your case. But ganun term pa makadipile. So, example, sa usa ka posisyon, nag-grant na sa usa ka tao na naana siya ang appointment. Karon gusto gyapon ka og mo
question sa iyang appointment nga humana. Stopel na kana kay appointed naman. Oh, ana siya. Mm. But normally ang stopel nag-apply na sa lapse of time. For example, lapse of time. Sa yuta, nag-file ka og gasto sa yuta na nanay nagpuyo o diha, nanay titulo, example lang ha. Mangi-question ni mo na siya ang titulo na issue 50 years ago, man karon pa ka mo-question sa na illegal to na titulo. Karon pa ni mo gi-question na siya na itong titulo sa yuta pag issue stopel na. Mga tuig na after 50 years yung karma makareklamo, you are already in stopel. Okay, paralitan doon na kay mga ebidensya niya. Na present na dai na no? Na present na nag-roll na ang court ana ang judge. Na kay opportunity na mo presenta og ebidensya, human wa man mo gipresenta. Stopel ka. You're in stopel, you're waiving your right. You're waiving your opportunity to present evidence. Kanu man? Gitaga gag opportunity na ipakita tanan ebidensya. Human problema, ikaw abogado nagtugtog man ka. Wa man ka nagtuon sa imong kaso. So pag human karon reklamo ka sa wis na wala na saktong desisyon. Nagatang ka opportunity to present your evidence, but wa ka nagpresent ang ebidensya. So you already waiving your right to present evidence. So you're like technically like in stop, you're in stopel. Okay. Hello, good morning. Hello, kasama Ramel, good morning. Yes, sir. Good morning. Naalala ko ipakutana ni Attorney Tolentino kasama Ramil pati sa akong iagaw ba? Oh, go ahead. Kay kung abtan naman siya o kanang sumpina gikan sa Hall of Justice. Butuan. Kaso may mayo nga pamahagi Attorney ako kasama Ramil. Unsa nga sumo, unsa nga sumpina? Unsa nga kaso daw? Prostrated homicide. Prostrated homicide. Gipadalaan siya ang sumon. Isa nag-issue, fiscal or ang korte na nag-issue og sumpina? Kinsa ka sumpina niya? Fiscal? Taga, fiscal attorney. Prosecutor? So, what to mo ito? Sige. Kay kung fiscal ang nag-issue ang mga sumpina, mga inana, what to mo fiscal, mag-submit mo og counter affidavit. Kay kung di mo submit og counter affidavit, wala kayo mag-instopel. Same concept of stopel, you're waiving your right to present evidence. Okay. So it means the fiscal will decide based on the evidence of the complainant. So but pasabot, try ko lato niya. Di but pasabot na wala ka ni issue og wala ka ni submit og counter affidavit, pildi na ka. Di na mao. Ang ingos malaod, kung wala ka ni issue og counter affidavit, ang fiscal mo rule study sa kaso based on the evidence of the complainant, pero dili automatic na pildi na ka. Istudyuhan diya po sa fiscal but based only on the evidence of the complainant. Nga na i-discarte sa ubang abogado ito ni dili mag-counter affidavit. I heard several cases nga wala nag-counter affidavit, wala nag-submit o reply sa reklamo. May option. Nga na attorney? Nga na may option nga no. May reason nga no. Nga na ka? Number one, ikapuyan ang abogado o wala gibayadan ninyo attorney's pay, ikapuyan. Possible na. Ikaduha, dili na kailangan mo file og counter affidavit kay way basihan ang reklamo na gi-file sa iya. Okay. So na mo din ang ubano dili na lang mag counter affidavit. Nay na so diretso na lang resolve. So do possible option na. Okay, sir? Hello. Kung naaning gi padadag sumon. Naani siya karon. Ano ni abot na first summon. Adi mangita siya naa siya ika-hire og lawyer kabayad. Amo gani na ayo siya tambag sa kuat sa kamara mil. Wala man sila ikabayad mo tong amo adto rami yung sa Indigent ba ni? Way trabaho ni? Oo, wala. Adto sa public attorney's office, di makani NPA. Tawana. Na. Aw, abi na ko GNPA ni kay madlok na mga power ng mga labag GNPA kay surveillance. Adtog pa ho, magpatabang para sa counter affidavit, sir. Para matubag ang akusasyon sa iya. Muadtog abogado, sir, ha? Okay, sige. Salamat kayo. Murder ang kaso, attorney. Pag namatay ang biktima, non-bailable ang kaso, ana. Nabuhi, maybe na ay possible bail, ana. Okay. Good morning, Attorney Mark. Mangutana ko kung asa ko nga ahensya
Muduol kay pangayuan nako ang nako ang amahan sa kong anak og suporta para sa bata. 8 years na nga monak sa gamay pa ang bata makahatag pa siya og gatas og diaper panagsa. Karon nag-eskwela na ang bata, wa na siya nagsuporta bisan bugas. Wa na koy trabaho kay naa koy sakit. Ang amahan sa kong anak na itindahan mao iyang business, wala siya trabaho, dili ko gusto muduol sa among barangay kay parente pa nila ang kapitan. So, dahil mga government agencies na pwede nimuduulan kay biktima ka sa violation against women's rights and children's rights under Republic Act 9262. Mm-hmm. Number one, of course, ato ka sa barangay. Ayaw mo sa barangay, parente mas imong bana or katong nakaburusin mo ha, ato ka sa PAO. Pwede sa kamuad to sa Philippine National Police Women's Desk, NPI Women's Desk. So muna yung mga posible na pwede ni mo adtuan or pwede ka mo adto sa LGU ninyo, sa social worker sa LGU ninyo or sa DSWD. Muna yung mga government agencies na pwede niyo adtuan. Okay, gikan ni Longkab Q kasama Ramil Mangutana. Akong gitrabaho andiri usa ka wood industry sa San Vicente. Kay gipatrabaho mi gahapon nga holiday, pero wala may double pay kay gibalhin nila ang holiday karong Sabado. Wala may trabaho. Ikaduhang pangutana, sir, dugay na may nagtrabaho dire, pero dili may regular. 8 years na. Unsay angay na mong buhato na ni Attorney Mark Tolentino? So, atong karuna, kung unsay ilang klase na pag-aempleyado, kay bisa pagpila mo katuig diha, but contractual base mo or based on result, kaya mga construction company o mga construction, di man ang mga regular na mga empleyado diya, based na sa kontrata, per project. Oo, okay. Per project na siya. So, taon mo, for example, na regular gid mo, na na-violate sa inyong katungod isip o sa ka-empleyado, add to mo sa NLRC diya sa butuan para imbestigahan kung regular ba mo or based mo sa contractual base mo na pag-aempleyado. Add to mo sa NLRC, then naamoy saktong na abogado ihatag sa inyo ha, kung man na settlement mahitabo, kung may settlement, di na padayon ang kaso. Attorney, pwede ba maka-file og kaso para ma-invalid ang titulo nga 5 years nang na-issue? Invalid. Yes, pwede. Mag-file mo ana o kanang annulment of title. Annulment of title. But of course, nganong karma mo ni-file after 5 years. So, i-question siya na sa kalaban. Nganong karma mo ni-file? Na you have more time to file, 1 year, 2 years, kaya karma ka ni file. So dapat sa ready kasi mong ebidensya nganong 5 years pa man file, nganong karma man file. Kaya kung di sakto imong rason nganong 5 years ka ni file, maybe you are in estoppel. Okay. Attorney, doon ay nagpatabang kining client sa bangko. E mention na lang nato ang bangko BDO sa Butuan. Naa daw unauthorized withdrawal nga nahitabo sa iyang account. Pag-check dito, naagid to ay withdrawal nga nahitabo. Pero ingon gid tong depositor, nga di gid ni ako. So, kung sabi angay niya buhato na turn eh, so first, para ma-recover niya yung kwarta. Simple lang na. Ato ka sa kanang manager sa banko. Kung antanao ninyo dito kung ang giyon sa nganong na-withdraw man, nabay perma sa cheque, nabay perma sa withdrawal slip, or nabay gi-link ang inyong online na nakuha ang kwarta. Tanaw na niyo, okay, kung na-cheque or na-withdraw slip, tanaw ang perma kung inyo ba itong perma or dili. Kaya kung dito inyong perma, falsified ang dokumento, falsified yung perma, pwede gito ibalik. Kaya kung dito mabalik, you can go to the nanay isa ka agency sa central bank to question as consumer sa mga banking industry na na-violate inyong katungod. Anti-fraud, no? Anti-fraud division. Murag na attorney? Ana sa central bank. That's the last option. Basta yung pwede pa na-settle ninyo dito. Kaya isa ka naman sa bank kung anong na-withdraw, maybe na ang naka-perma ka, nakalimot lang ka. O ikaduha, basta yung piki ito yung perma. So, ma-verify na sa mga documentation dito sa bangko. Okay. Hello, good morning. Hello, good morning. Kasamang Jerry. Ah, yes, sir. Nalang tayo kay ipangutana, parte nga ka ng yuta nga mong saupan ba, try nga na may katuig nagsaup. O niya, ang pagbiha sa yuta, ang titulo na loan sa bangko. Dayon. O niya, ang pagkwana mo, ito nila, nagkikita niya ito pa sa alam, pangalingo man nga nga nung pangpamutara mo, nga di mo mutag iya, nga. Ingon, pura kong nanay nga, sa upang gumi. At di palit, ang idugay na, pag ando di ay, palit,
Nara po nagtrabaho sa Lanbang. Ah, asa man ni tabo? Sabi nga yaw, kota na lang di. Taga-diri ni? Taga-diri, diri ni nga Lanbang? Oo, sa Lanbang Butuan. Oo, ang nakapalit sa maong property nga na foreclosed, taga Lanbang Rapod. Oo. Onya kining na foreclosed ning maong property sa original owner? Oo, narimati nga. Narimati? Pila ka ektarya ba ni? Dua ka ektarya. Pila ka tuig na ni na kuan? Na foreclosed or na wala na bayari di ay? Gilon ang property gilon sa bangko no, land bank. Wala na bayari sa tagiya so na foreclosed siya. Gipalit sa tagalan bank rapod. Wa sa kay ba nga na isa off di ay ang maong yuta. Nakabat. Nakabalo rasay nga naa din sa off pero ilang dipasmatap nga wala daw sila kahibalo. Ah, okay. May posisyon ba sa land bank ning maong tao? Naa sir. Usa man ni usay kwa niya posisyon ka dakong posisyon sa bangko? Butunsakan siya din ha sa bangko wa man pud ni kahibalo. Butuan nga bangko ni Butuan. Yes sir. O, paki-text na lang off the air sa pangalan ha. Yes sir. O, sa may kinuptanan ninyo nga sa op mo na ay kuan? Papel? Yes sir, sir. Kanang amo na ning dilikramo sir. Hmm. Ay ang mga sa op kaning nakapalit nga karong o. Hmm. Lugar iyan yung papahawaon ang sa op. Hmm. Amo na ning dikuan sa Lanbang tapos. Ah. Ang anak manggod ang atoy ni nga, nakabanggit manggod ang among atoy ni nga, bawal daw ang naa sa land bank nga muunay ug palit. Conflict of interest na, onya ang land bank is nagserbisyo sa mga farmers. Farmer mo diya, nag-uma mo. Oo, sir. Pwede niyo makasuhan ng taga land bank. Pwede niyo na ireklamo kay government man ha. Pwede niyo na civil service or ombudsman. Dapat magsuwat mo ana. Dapat magreklamo mo. Dito na magdar. O sir, dito na may sa dar. O singon sa dar. Kuan na noon sir, ning ana na ang attorney na ining resulta nga dili na siya makapapahawa sa tao. Yes, oh. Sige. Kunya, karon sir murag napikhan ni sa iya ha kay grabe siya kakutihan. Sige. Magkuan mi og kanang sa tanom na mo sir na mi harbison kanang mga plakata. Dili mi makaharbis og dili gyud sila magtambong tapos ang kitahang pang itahon ang mga tanom na mo nga mga kuan. Ah, normal mo pura kasi ana man kay tagiya. Okay, attorney, unsay angay buhaton ani attorney? So kana siya kani magong mga yuta na naay sa op. Mm. Any activity should be with the clearest ng DAR kay to protect sa mga sa op. Correct. Kasi busy ka na. Mm. Human ka na mga foreclosure sa mga property, human ang nagpalit taga bangko gihapon, human ang bangko, gobyerno da bangko. Mm. So there is conflict of interest. Dapat madig na na bisigahan na kung kinsa na siyang tawhana na iyang gigamit ang iyang posisyon sa bangko para makapalit take advantage. So, advantage siya. So, possibly, ato ka sa ombudsman, ana, or magpatabang mo sa PAO, sa Public Attorney's Office, mapahay mo complaint against atong tawhana if submit dito sa Office of the Ombudsman. Okay. Ma'am, pakitext secretly ha, sa number, sa pangalan, sa nakapalit. Paliog lang, i-text lang ha, off-air ha. Oo, sir. Para nga mapangutana na to. Salamat, ma'am. Ano to inyong buhaton? Kay conflict yun ato ni, no? Klaro nga, conflict of interest. Ako kay conflict of interest. Kay iyan, kay sila ni Palit, human asa ng utang, di asa ila hagya po. Ako kay conflict of interest. Okay. Hello, good morning. Mara ba na idaghan karon ato ni? Nga mga, kuan, ginahimo. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Nakipangutan na pa ako. Para sa attorney ba? Oo. Ay, kanang, attorney, kanang,
bahin sa itong bangko bitaw akong ipunta na ganina nga itong ang passbook na wala. Ah. Sino na nga madurmant ato, me? Madurmant? Oh, madurmant na siya, sir. Kung wala nag-deposit-deposit, wala transactions ba? Aliho, for pila ka tuig. Oh, pila ka tuig, no transaction. Kung why transaction nga nahitabo, pila ka tuig, mama niya, why negative ang balance na, walay, kay naaman ay mga charges, madurmant ang account na. So, activity, pwede na siya i-close sa bangko. Basta walay activity, attorney, no? Oh, basta walay movement. Pero, example, naalay deposit, example, 10,000, walay movement, dili siguro ma-close po. Bisa pag na-deposit, minimum deposit, 10,000 for example. Why activity for 1 year or 2 years? Madurmant siya. Okay. Madurmant yun, sir. Madurmant, pero di lagi makuha. Dili na makuha ba, attorney? Dili. Want to boss bangko na para i-reopen yung mga account. Pwede daw na i-reopen. Pero patay naman, no? Ang kuha, no? Patay na to. Patay na. Pero sa imong tanaw, dakong sulod sa deposit? Sa imong tanaw? Dakong yan. Pila ka? Mga million? Something, mananag yan. Okay. Check lang nyo sa bangko. Pila mo kagsuon? Dagang-dagang yan po yan. Yan ang sabutan sa igsuon. Sabutan ninyo. Malagi mo nangutan ako, may attorney ba nga, kung madurman, yung kasong madurman, yun kayo, mamang di istorya, may istorya, nakalimut ko pangutan na ganina, kung unay buhaton kung madurman. Maklaim ang gabon na, kaya naalam na. Maklaim gabon. Maklaim gabon. Kung namatay itong tag-iya, mag-execute mag-extrajudicial settlement. Extrajudicial settlement, execute sir, patay naman. Man-i-withhold sa bangko at certain percentage para sa mga buhis. Okay. So, at least no, natubag na ang pangutana. Attorney Mark, last na lang siguro ni attorney, no? Attorney Mark, gikasuhan sa asawa last 2016 og vowsi, psychological and emotional abuse sa asawa, pero sa hearing, wala nagpakita ang kalaguyo kay namakak nga wala na daw siya kasayod, nagkaariglo sa kaso ubos sa mga kondisyon. Nag-abroad ang asawa, unya dunay mga kondisyon sa agreement nga wala na tuman sa bana, unya ang iyang gilimod nga kabit wala na daw niya siya masayod, maunay iyang katipon nga murag asawa na naog dunay 3-3 ka anak. Nagsige pa man og abroad ang asawa, pwede ba siya maka-file og kasong concubinage sa bana bisan dugay nang nagtipon sa kabit? Akong ang pag-file sa concubinage, pwede man na mag-file og gihapon kaso, pero of course nay certain period dapat from the day of the kay every moment magod na nagkuyog ng babae o lalaki na ang lalaki minyo. So pwede pa ila kaso. Okay. But na certain period ana na dili ang ingon na after 30 years di pa ka mo-file, it will affect your credibility as a complainant. It should be filed immediately. Pwede tingali 2 years, pwede 3 years, but kung ingon kag after 30 years di pa ka mo-file og concubinage, di pa ka mo-file og vows or adultery, it will really affect the your credibility as a witness. Asa ko pwede maguna og kung mag-file og vowsi sa amahan sa ko anak. Wala pa mon siya po nag-support for 15 years. Aba i-file ang vowsi nga kaso ato ni? Wanto sa ka, mas maayo, of course, pwede ka mo file diretso sa piskal. Pero kung gusto ka na proper investigation, ato sa ka sa PNP Women's Desk or ato sa ka sa NBI Women's Desk or ato sa ka sa PAO, Public Attorney's Office, mutabang na ninyo kung saan pag-investigate to build your case, pag sakto na ebidensya, diya palang i-file ang kaso sa piskalya. Okay. Ang small claims court, attorney, pila daw ang amount nga pwede i-sangat sa small claims court? Normally, sa karon na balaod, below 1 million. Below 1 million, no? Taon na naras mga 200,000 or 300,000, but karon below 1 million. So, pwede na. Wa na'y abogaduhay, attorney, no? Actually, wala yung abogaduhay na mag-nalay form fill upan ninyo, wala yung hearing na the court will decide based on the evidence presented. Pero, ma-warrant ba ka, ana, attorney? Wala. Why warrant basta civil case? Sama sa kisulti, okay. Wala yung mapreso sa utang. Na yung mapreso lang kung nag-issue mong cheque or na-i-stopan hitabo, di mong mapreso. Pero kung utang na itong isugutan, civil case lang, wala yung mapreso sa utang. So, civil case, wala yung warrant? Wala yung warrant basta civil case. Only the criminal case? Criminal case lang na iwaran. Pag civil case lang,
of course, bayaran ninyo plus na yung mga damages, more na hindi kaya taman. Pero pag criminal case at risikota, na nasiwaran. Ah, okay. Sige, Attorney Mark Tolentino, salamat kayo sa imong oras karong buntaga. No, sa kanato ma-invite na po kutro si Attorney. Maybe sa simana natin. Sunod simana. Niya mag-brown out na po. Muna siguro mo ibalik eh, mong ki-brown out. Atos na ba? Atos na ba? Siguro ang dili mo mag-brown out para rakuan. Siguro ang dili mag-brown out. Inang miral ko diya. Mag-dakog generator. Pag-alag generator. For more legal, ano? Sige, go ahead. For more legal advice, please follow me sa Facebook page nato sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, youtube.com/MarkTolentinoLaw blog, or please call me sa mobile number nato sa 0968-881-1912 or 0917-329-5353. Kininubos na higala si Kuya Mark Tolentino. Dagang salamat si Attorney Mark Tolentino sa kiniyang balaod hatod sa Tanduay Light. Gaan ang may kasama sa Eskilan. Sa Eskilan, mas gagaling ka. Og sa Right Med, pag may check, that's the right one is Right Med. Og sa ECS Manufacturing Corporation. At ato sub sa 4K Products Trading, authorized distributor sa Butuan og Caraga Region sa Wonder Herbal Oil. Ang oil nga himalita na kaayo gumikan sa kahumot og kamaayo ni ining panghapla sa mga gipangbati sa inyong mga kalawasan. Anak kanindot ani kay pwede gamiton bisan aircon pa nga sakinan, bas baka nga aircon nagbiyahe mo lain ang pamati manghaplas di gid magbagulbol magreklamo imong tapad. Kay humot kay siya muraraga perfume pwede gamiton sa inyong mga lawak. Ingon man ang Wonder Herbal Coffee, anaana ni sa mga parmasya at butika dinis sa Dakban sa Butuan, Agusan del Norte, Surigao area, Tibuok, Caraga region. Og Animal Vita, purga na bitamina tambal pa sa inyong mga buhing hayop. Pagpadaghan pud ni sa inyong mga binuhing manok, pato, bibi, guban pang mangitlog ninyo diha. Sa inyong mga fish fan, pwede sa nipang bahog, sa inyong mga tilapia, sa inyong mga bangus. Kompleto kini ang Animal Vita Purga na bitamina tambal pa. All in one eh. Mapalit sa mga suki ninyo ng mga agrivet o mga farm supply. Dinis Dakbayan sa Butuan, Agusan del Norte o Tibuok, Caraga region. Inyong Radyo Man, Ramil Bangis sa Takarimen. Straight to the point. DXBC